Good day and welcome back to my channel. So for today's vlog, syempre naging parte na rin tayo ng mga plantito, plantita, anything in between ngayon. Simula na nag-quarantine period, so lahat ng mga tao, mostly yung mga siguro age bracket ko or younger than me, mga nahilig talaga sa pag-aalaga ng mga plants. Not only that, kasi it purifies the air din, so it helps you ma-alleviate din yung nade-depress ka sa mga nababalitaan mo sa news. At least ngayon, you have something na para maging busy ka sa mga bagay-bagay. Being a plant parent din, nakakatuwa kasi nababalikan mo yung mga pinag-aralan nyo nung high school, nung college, na akala nyo simpleng halaman lang, na ngayon, special na halaman na pala na medyo mahal na din yung mga presyo nito. Unlike before, very common lang na nakikita mo sa mga kalsada. Pero ngayon, medyo mahal na yung mga presyo. At ngayon, para nagiging scientifico na yung mga tao. Kasi lahat, pati scientific names talaga ng mga halaman, kabisado na nila. Well, in fact, dati, may mga normal or tagurilang dyan sa mga pamayanan natin, sa komunidad natin. Pero ngayon, talagang may special mga names na talaga sila, scientific names na yung iba kabisado talaga nila. I am also proud to say na dito sa bayan namin sa Ubando, madami ring mga gardens na nagsulputan. Yung iba naman mga hobbies na it turned out naging small business na rin nila. And I'm quite lucky na kahit papaano naikot ko yung mga gardens dito together with my best cousin talaga na si Kuya Julius, na pag weekends normally or every time na meron ako nagustuhan ng halaman, lagi siya nandyan to accompany me to pick it up and then kinda kung titingnan namin, look around, ganyan lang. Sa mga susunod kong mga video, siguro dito muna tayo mag-focus sa mga na-collect kong plants. So papakilala ko sa inyo yung mga plants, kung ano ba yung mga care tips nila. Kung hindi naman ako ganun ka-certain sa plants, paki-ID na lang, may comment box tayo below. Sa comment section, feel free to comment kung ano yung name ng plants, ano yung experiences sa plants na yon, at yung mga care tips nyo ba para mas makolate natin kung paano talaga alagaan yung mga halaman natin. Dito rin sa bayan namin, meron kaming group page na Ubando Plant Barter. So, syempre madami na ng hobbyist ngayon sa mga plants. Yung mga merong gustong mag-collect pa ng plants, they can barter something para maka-acquire sila ng iba pang halaman. So, kudos talaga dun sa gumawa ng page na yon. And I'm happy din na medyo maganda rin yung experience ko sa page na yon. Okay, sa gabing to, meron tayong gagawin. Mag-repot ako ng plant. Actually, hindi pa siya potted, pero transfer ko siya dun sa cement pot na binili ko. Pero before we do that, papasalamatan ko pala yung isang naka-barter ko today. Ito, nakakatuwa lang kasi I didn't barter, wala akong binarter na kahit anong bagay. Plain friendship lang, happiness, and mutual understanding with regard to the hobby. So yun, I would like to shout out to... Sorry po sa mga aso. I would like to shout out to Miss Joy Pacheco. Yan, napakabait niyan. Binigyan niya ako ng Syngonium vines. Yan, napakaganda. Syngonium vines. Ayan. So medyo maingay lang sa neighborhood natin. So pagpasensyahan nyo na lang po. Kaya lang, ako na lang yung pakinggan. And then, itong two variants or two species ng snake plants or Sansevieria. Ayan. This one and this one. Pa-ID na lang kasi hindi pa ako certain. Hindi ko pa siya na-ID talaga kung ano yung species ng snake plant na to. Pero I'm pretty sure snake plant sila sa Sansevieria. So yun po, pasensya na sa ingay kanina. Ngayon po, papakilala ko po sa inyo yung isa sa mga plants na na-fascinate ako. Actually, lahat ng plants na may variegation na fa-fascinate ako. Siguro kayo din naman dyan. Etong plant na to is a variegated ficus na-acquire ko to sa Ubando Pots and Green. So, lalagay ko din yung link in description nila and then pipip ko rin yung page nila. Magaganda yung mga items nila doon. So, and then magre-repot tayo sa ating cement pot. Tada! This is our cement pot.
I think mga 12 inches to na cement pot na acquire naman natin to kay Miss Joy Pacheco. Ayan. So, ita-transfer lang natin siya. And yeah, video natin siya. Nag-gloves na ako. Literal nag-gloves eh, no? Tapos yung bottom part, kasi syempre may makita nyo sa mga cement pots, may mga butas yung ilalim. Ayan. Ayaw naman natin na mag-drip lang yung mga loam soil na ginagamit natin. So, kaya kumuha tayo ng net or mesh. Ayan, mesh. So, ilalagay natin to sa bottom hole para yung mga soil niya hindi lang bumabagsak sa ilalim agad. Or pag nagdilig ka, hindi siya, alam mo yun, free-flowing kumbaga sa baba. At least may sasalo. Sayang din kasi yung nutrients ng soil kung mawawala lang. So, ilalagay natin siya sa bottom part. Ayan. Yung ficus natin, ipa yung nasa ilalim. So, i-drain ko lang siya. So, konti lang yung ano natin, konti lang yung space natin. Meron akong andito tub. Dito ko siya i-drain or nilalagay yung mga excess soil from the plastic bag. Oo, kasi mas okay siya na naiipon, and then kung may mga plants din ako na kailangan ng additional soil o kaya naman pwede ako mag-mix ng soil, dun ko siya nilalagay. Kaya, para wala na itatapon. Walang sayang, di ba? So first, papalambutin natin yung gilid. Yan, tapos taas natin tong tub natin. Lang siya nilalagay. Tapos saka ako ikakat yung gilid. Wait lang, I'll get my scissors. So ayan, so I have my scissors na. Gugupitin ko lang yung plastic case niya. Ayan. I don't normally keep it na din naman. Kasi minsan, kung may mga itatransfer ako, okay lang din naman. Ayan. So, since natanggal ko na siya, ilulusen up ko siyang ganyan. So, ayun nga, nilusen up ko na siya with my gloves and bare hands, some sort. Para makuha ko yung pinaka-ilalim kasama yung roots. Ayan, pasensya na kayo. Siyempre, medyo nasa neighborhood tayo. Kung ano na yung marinig nyo, atin-atin na lang yun. So, ayan. So, nalusen up ko na siya, kung makita nyo. So, ito na talaga yung pinaka ficus niya. Ficus. Ayan. So, normally, ginagawa ko dito. Sinaside ko lang to. So, yun. After ko ma-loosen up yung roots niya sa soil, sinaset aside ko lang siya. And then, I get my loam soil. So, meron tayong loam soil na dito. Pero, ayan, loam soil. From, ano naman to? Binibili ko to sa Plant Mama. Plants for Life. Dito rin yan sa Obando. Ayan. So, yung huwag natin itatapon kung ano yung mga lupa rin na nandoon. Kung may ipa man yan. So, yung ibang ipa, nilalagay ko rin sa bottom part nung pot natin.
So, ito na po yung finished product natin. So, my ficus or ficus variegated plant, rubber plant, sa ating black cement pot. So, hindi pa siya tapos. Na-shake na natin siya para mag-even up yung soil. Tapos, lalagyan natin sila na stones para makomplete na yung setup natin. So there you have it, guys, my ficus variegated rubber plant in black cement and my wooden stand from Kahoy. So yan, pipipti natin yan sa description box lahat ng ating mga suppliers, and I'm proud to say na lahat to mga taga Obando lang yan. So kung meron kayong mga suggestions pa para sa ating mga future plantito, plantita, or anything in between vlogs, ayan, so dyan na sa description box. And again, thank you for watching my vlog. Hope you liked it. If you liked it, actually, yeah, you can always share it naman din to your friends. Yan. So again, pagpasensyahan natin ang ingay na narinig natin kanina. Siyempre, nandito tayo sa neighborhood, medyo tabi-tabi. So yun, maraming salamat again. And keep safe, everyone. God bless. Bye!